Talaga yung magic ng ano, no, a travelogue. Parang you get to share the beauty of the place. Kahit hindi tayo nakapunta doon, parang nakapunta na rin tayo. No? Makes us dream. Later on, we find out more about our guests, Geneva, Bernadette, and Nina, through the eyes of the people closest to them. That's all happening when The Sweet Life Returns. Job. You work 24/7, you can't have excuses or absences. But it is all these sacrifices and difficulties that make it the most fulfilling job in the world. Within every mom's heart is its greatest desire to be respected and appreciated. And we can't actually say we let our mommy guests indulge without us giving that gift to them. Let's start with Geneva. Nami-miss mo na si Casey and si Heaven. You've been away, you said kanina, since February 14. Yeah. That's a long time to be away from the one you love. That's true. But see, this is actually a time for me to be more independent. Kasi masyado akong dependent dun sa aking dalawang boys. So, pag wala sila, isang araw lang hangawa na ako. Parang knowing it can't be that way kasi kailangan... Alam ko na, kahit na feeling ng mga babae, hindi nila kaya. I'm sure na matapang ang mga babae. So that's what I'm trying to prove to Casey na, hey, you know, I can, kaya ko yung sarili ko. And no matter what happens in the future, whatever, magbago utak mo, I'd still be fine, you you'll know? You'll still be standing. Exactly. But yung, of course, my son has always been my rock. You know, of course, God, and but my son, siya talaga, wala akong regret sa buhay ko, not even a single minute. Because kung may regret ako, baka wala si Heaven ngayon. Okay. Si Nina naman. Si Nina, ang pangalan ni Nina na si Kalel, ay may message para sa kanyang mommy. Let's watch this. Happy Mother's Day, Mommy. My love for you is bigger than the universe. Thank you. Iyak ka rin, iyak din ako. That's the most wonderful thing. Na can you imagine? My love for you is bigger than the universe, Mommy. Infinite. Hindi, alam mo, kids kasi, sabi ko nga, lahat ng pinapagdaanan ng mga moms or ng mga babae in general, parang nakakalimutan mo lahat kapag yung anak mo, di ba, na-express how much they really love you. Kasi minsan, you feel na nakakalimutan nila, pero sometimes yung mga pabigla-biglang lalabas sa bibig nila and you're able to see how much they appreciate yung efforts mo. Yun. Para si Juliana before, naalala ko na... Ikaw na next. Oo, oh, itiri ay din tatlo, nakikasama ako. Oh, ba't ikaw? Sesha. Malambing ba talaga si ano, Kalel? Malambing. Si Kalel, super. Kasi kanina nga nakita ni John, na ba? Magda 99 kisses siya because he wanted something. Sabi ko, ah, 99,000 kisses muna. 99 and wala, kisses. Hindi siya mindful kung gaano karami yun, pero nagsisimula na siya, just so, yung ganon, yung nakakatawa. I remember when Juliana was, what, siguro mga 2, 3 years old, and the biggest number that she knew was 10. Parang, how much do you love me, Juliana? 10. Until one day, nasama na niya yung paa niya. Parang, how much do you love me, Juliana? Sama niya paa. And then one time, sinama niya patiipin. Sabi niya, patiipin, Mami, kasama. Ang dami ng bilang. Yeah. Are you afraid na mag... Si Geneva, binata na si ano, di ba? Si Heaven is already 12. Hindi pa maging lola. Ay, hindi pa, matagal pa yan. Nililigawan na kasi dun eh, ng babae. Okay. Oh gosh. Pero afraid si Kalel is what, 6 years old? He's 5. 5. Do you dread the time na magbibinata na siya? Pinaghahandaan ko na yung time na yun by really maximizing my time with him now. Now. And in the next couple of years siguro, tas when he's 7 or 8, ayan na, yung parang ayaw makitang hinahali ka ng nanay niya in public or in school, hindi pa. Si Heaven sabi niya, Mommy, when you come back here, I'm going to bigote na. Sabi ko, what girlfriend? No bigote. Sabi niya, wala pa raw siyang ano sa girls. Baka bukas. Bonggang-bongga naman ngayon. Tatlo, anong kwentukan lang kayo? Sali natin si Bernadette naman. Meron din naman. Iyak eh. So medyo nila-lighten up namin. Ito na. Si Bernadette naman. Si Icy, may message para sa kanyang mommy. Let's watch this. Hi, Mom. I love you. Happy Mother's Day. Thank you for everything. Perfect.
makakagaw. Yung matagal. Kaya, yung kila niya talaga. Kasi si Bernadette at si Gary magkamukha na. Diba? Ano yung reaction mo pag gano'n? Happy. I'm really proud of her. Mas na-appreciate ko na nga siya now because, ngayon, siya yung kasama ko. She's already six, eh. So, talaga nakakapag-bonding na kami. Mm-hmm. And then, all the kakikayans lumalabas na sa kanya. The other day, she was asking me to buy her a wig. Kasi dumaan kami sa wig shop. Totoong wig, totoong wig, hindi siya play wig. Kasi si Hannah Montana. Pinabili niya yun sa mami ko, sa lola niya. So, talagang blonde na blonde, ganyan. So, I really see myself in her. Yes. And then, she gets my shoes. Inaano niya yun, sinusukat niya. Together with my 1 year old and a half na girl. So, nagsistart na rin yun. Para siyang may mini-me. Para kang may mini-me. And then, nakikita ko sa kanya yung parang tao na siya talaga. Bata na siya talaga. Tao naman talaga siya. Oo, yung talagang malaki na siya. Kasi, nagiging entertainer. Ayan na naman tayo. Nagiging entertainer na siya ng mga younger siblings, younger sisters niya. Yes. So, she showbiz. Helps out in a lot. Showbiz, papayagan mo mag-enter sa ganyang edad? No, I don't like. Sa ganyang edad, parang ayoko pa eh. Uh-huh. Although sa school niya kasi bawal yung commercials, pero dream ko sana sa kanya magka-commercial. Yun lang. Minsan nga umiyak siya one time. Bakit? Before going to sleep, kasi gusto niya magkaroon ng commercial, and then she was crying, "Mom, how come I don't have commercial?" Talaga ganun na, with matching tears talaga. Totoo. Umiyak talaga siya ng... iyak talaga. So, I had to explain it to her kung bakit. Oo. Para maintindihan niya na hindi... na hindi talaga hindi, allowed sa school niya. So, talaga umiyak siya talaga ng todo. Tell her she'll have time for that. Oo. Diba? Mm-mm. What's your message naman for all your kids? Let's start with you, Jen. Well, si Heaven kasi simula nung pinanganak siya, kagad meron ako natutunan kagad na bago sa buhay ko. And hanggang sa lumalaki siya, habang lumalaki siya kahit 3 years old, 6 years old. So I really appreciate my son. I don't know what I would do without my son. Mawala na lahat, wag lang yung anak ko. Talagang grabe, lilipad tong size 9 na sapatos ko. So, hindi talaga. Talagang walang pipinto sa anak ko dahil talagang hindi talaga kaya ng powers ko. Alam mo yun, diba? Kahit whether it be matalino or ayos lang o maganda or whatever, anak mo yan at mahal mo yan at wala kang pakialam kung ano, you know, para sa'yo perfect siya. So Nina? Yun na, nasabi nila si Nina. It's true. Yung pag may anak ka kasi, syempre, you see a little bit of yourself in him, diba? Tas more and more as you mold him, as he grows up, parang reflection mo siya eh. Parang, kumbaga, kung meron ka mga mistakes that you've done in your past, parang this is the way to correct them. Mm-hmm. Yung, di ba, kumbaga, kung meron kang hindi nagawa na gusto mo, ang pinakamagagawa mo lang, hindi mo na mababalik yung past eh, but what you can do is to raise them well. Palakihin mo ng tama yung mga anak mo.